God! Diyos ko, dahil nakakakaba lahat ng mga pangyayari. Samuel, alam mo na na ikaw ang mama. Ah, Titar, kumusta? Grabe. I'm good. Hi, mga kapamilya. Direk! Hello, Direk. And Sam, good evening. Good evening sa inyo. Good evening din sa lahat ng nanonood ngayon. Grabe. Maraming salamat sa pagtutok nyo. Yes. And also, before we get into our discussion, I just want to remind people, if you're going to tweet or post to social media, it's ASIAA announcement. Okay. Hashtag ASIAA announcement. Yes. Tignan natin yung mga kapamilya natin nanonood online. Yes. Sa mga nag-chat sa Facebook Live, sa Twitter, at sa YouTube Live. The YouTube, yes. Salamat sa pagsuporta sa pagpanood ng aming programa. My God. Yes, maraming salamat. Ako, Direk, ha, kanina kabang-kaba ko sa mga napapanood ko, ha. Ikaw, Direk, gusto kitang tanungin mismo, ha. How is it working with Sam, of course, Miss Jodi, and Miss Iza? Okay. Sige, Tart, bago ko sagutin lang, ha. Yes, syempre, Direk. Gusto ko muna si Miss Julian, yung boss natin. Naging part ako nung show. It's a privilege na makatrabaho ko yung mga premyadong artista. I'll start with Isa. Mm-hmm. Si Isa, masaya siya sa set eh. Siya yung nagpapatawa sa mga crew minsan. But yes, Direk. Tinig niya yung magte-take na tayo. Bigla siya nag-iibang persona. Bigla siya nagiging Elise. So, ganun niya na-embrace, ganun niya kakilala yung character. So, it shows na ganun siya ka-dedicated, ganun siya ka-passionate sa craft niya. Tapos hindi alam ng mga tao, Direk, babaeng bakla yan, magsalita, lahat-lahat. Okay, nga. With Miss Maricel, the Diamond Star, very unselfish. So, lagi siyang nagbibigay ng payo, ng wisdom. Hindi lang sa actors niya, but pati sa akin. Pero pagdating sa actingan, kahit ako nagugulat. Kasi there was a time na habang nagtitake, hindi ako nakapag-cut. Sobrang ako nadala na kala ko nasa bahay na ako nanonood. Sobrang galing. So, nakadala yung every time na kung paano ina-attack yung bawat exam. Yes, Direk. Si Samuel. Si Samuel, gentleman. Lagi, napaka-gentleman. Good Direk. Off screen, ganun niya i-handle yung mga co-actors niya. Nakikita ko kay Sam lagi yung effort niya, especially pag Sam, meron tayong mga long lines sa Tagalog. Nakikita ko yung effort. Sobra akong kabada kapag mahabang linya. Yung effort mo lagi talaga na pasukin yung character ni Gabriel. Kasi ang hirap ng character ni Gabriel. So napapagitna siya sa dalawang napaka-powerful na characters. So ganun niya isa sa buhay. So ganun niya binabalanse. So Sam, galing. Yeah. Thank you, Direk. See, Direk, actually, for the viewers, Direk also was one of the directors ng show right before yung show namin. Provinciano, how many years were you in Provinciano, Direk? Three and a half years. Of course, Jodi siya. Jodi. Siguro, si Jodes, ang dami kong sasabihin, but Jodi is an epitome of perfection. Yeah. Hindi lang sa pagiging artista, but yung pagkatao niya, epitome siya ng perfection. Yan, ako naman. Si Sam, sama na naman ang masasabi mo na doon sa mga intimate na mga scenes mo kasama si Miss Jodi tsaka si Isa at sa susunod ako, 'di ba? Syempre magkakaroon tayo. Oh yeah, may scene din tayo, 'di ba? Yes. Yung no, natutuwa. Actually, yung intimate scene namin ni Isa, shinoot namin before the lockdown. So, wala pang guidelines. So, yung eksena namin ni Jodi, but there was restrictions, there was guidelines, so hindi kami pwedeng maging kailangan dayain yung eksena. Yes. Which was a challenge, honestly. Yes. To make it look like yung eksena na nagla-love making kaya nabuntis si Marisa. Oh my so it was a challenge and but
syempre ang silang dalawa grabe, napakagaling talaga. Oh my God. Every time that I'm with them also. So professionals, ang galing talaga. And yung sinasabi ni Direk kanina, si Iza, she's the type na grabe, ang daming sinasabi, ang daming chika before the scene. Tapos mag-a-action na, balik. Just becomes Elise ka agad. Ang galing. Yes, sobrang yes, galing. Yes. Oo. Yes, Direk. Yeah, ganun siya ka instant. Wala siyang ibang instant, just... Nako, just... Kaya sinasabi yung 5, 4, 3, 2, may mga kwento pa, tapos pag-action. Dagdag yung kaba moments pagdating dun sa tugtog, ano, habang nangyayari ang kaganapan, syempre, sa event. Nako, my God. Pero first of all, isa-isa natin basahin ang mga komento ng ating mga kapamilya na nanonood all over the world. Syempre, simulan natin kay Belinda, Salulog, Orilia, kaabang-abang ang susunod na episode, sabi niya. Ayan, we have Jumawan. Sige, Direk. Sabi naman ni Roby, the story became explosive. You wouldn't want to miss every episode. Kudos to JRB production team. At ang Sa Iyo Ay Sa Akin cast, staff, and production team. Thank you. Ang ganda naman nun. Eto, si Robby, no. The story became explosive. I wouldn't want to miss every episode. Kudos to the JRB creative production, ang Sa Iyo Ay Akin cast, staff, and production team. Thank you so much, Robby. Paano na si Marisa? Next gap kasi dito sa body 2 nakikita ko yung excitement niyo ni Elise bilang couple na priorities, sacrifice niya, prioritizing family. Ikaw din masaya ka kasi finally, I mean, pangatlong beses na to, but hoping kayo na magkaroon ng baby. So na-excite for the next gap na ano yung hashtag natin, announcement. Ano yung announcement? Oh. Yes. Ibigay ni Marisa. Ni Marisa, di ba? Para sabihin ba niya? Sasabihin pa rin niya yung gusto niyang sabihin sa event. Mangyayari. And I've been seeing comments na parang kontrabida si Marisa. Si Marisa. Ito nga, may but comment nga dito. Oo. Yeah, but para sa akin, grabe yung pinagdaanan ni Marisa. Yes. Nakulong siya. Yes. Sa kasalanan na ginawa na nagawa ni Elise, wala siyang kasalanan but tinanggap niya. Para kay Elise dahil best friend na parang kapatid. Yes. Na parang kapatid. So, you have to understand yung kung saan galing si Marisa, yung pinagdaanan niya, lahat ng pinagdaanan niya, grabe, kawawa siya. Kaya so, nga for me it's not that she's bad. She's just grabe yung lahat ng nangyari sa kanya. At saka ang gwapo mo kaya para ang sarap. Oh. Ang sarap nga makiagaw eh. Hindi, pero ito kasi, isa sa mga comment na natutok ako ha. Sabi ni Aileen Catalan, LaGuardia, naghihigante sa wala si Marisa. Ang bait-bait ni Elise sobra. May ganon. It's si Elise, yes. Yeah. Ang problema din kay Elise, hindi niya alam na nakulong si Marisa. Yes. So, she doesn't, I don't think she really understands yung lahat ng sakripisyo na ginawa ni Marisa para sa kanya. So, tama. Yeah. Diba? Oo. I'm sorry, Direk. Yeah, mga kapamilya, papasok na tayo. Sana God. Yes, sana magustuhan niyo po. Ituloy kaya niya ang pag-a-announce niya. Yes. Grabe, intense. So, hindi pala niya talaga natuloy. Pero ito ha, may mensahe dito from Charlotte. Ang sabi niya ay, Jodi Santa Maria, ang galing-galing mong umakting. The way you delivered na kailangan masaya na, malungkot na, disappointed yung mukha mo and reaction, that's gold. I agree. Oh, diba? That's so hard to show. That's a hard emotion to show na you're trying to act happy but you're crying at the same time. That's ang galing, ang galing talaga. Mm-hmm. Okay. Meron tayong welcome. Si yan, oo. Si tawagin na. Oo, ito na nga Direk kasi nga kanina meron tayong sinabi na kapag nagre-react sila, magkakaroon tayo ng isang fan na pwedeng makasama natin ngayon. So tawagin na natin Aryan. Come on, Aryan. Hi Aryan. Aryan, naka-mute ka. Oo. Hi Aryan.
Hello mga kapamilya. Hello po, Sam, Direk, and Bart. Hello po, Ayan. Oo, si Ayan ay fan ni Sam. For almost how many years na? Yes, matagal na. Kilala ko si Ayan ng ilang years na. Oh my. Napaka-supportive talaga siya. Kahit yung mga mall shows na, grabe. Sobrang supportive siya. Yeah. Taga saan ka, Ayan? I'm from Lipa, Batangas po. Ay, grabe. So, ganun kalayo, dinadayo mo si Sam sa Manila? Opo. So, wow. For 10 years as a Melby Mob and 15 years na gusto ko na talaga si Sam. Ay, grabe. as artist. Wow. Yeah, nung PBB days pa lang. Totoo? Close yeah. up. Pero nakilala kita nung 2010 yata, no? 2010? 2011. Kasi EPA. Oh my God, ang tagal na! Pero nagkita na tayo sa album tour mo sa Robinson's Lipanan 2007. Wow. 2007. Ah, 2007. Yeah. Oh. Fangirl ka pala. Baka supportive talaga si Ariane. Oh. And the Melby Mobs, they've been around for ever since Parados PBB days. Their motto is like whenever, wherever, whatever, and they've really proved that. Kahit saan, kahit kailan, they're napaka supportive talaga sila. Wow. Okay, sorry. Bisita na yon. Gusto ko lang ipahagi yung oras na to, yung moment na to doon sa kapamilya na nating trabaho at nakatrabaho sa ABS. Kasi, well, masaya tayo tonight. Yes. Honestly, may bigat talaga kasi last day ng ating mga katrabaho na hindi na sila. So, kung ano man yung ginagawa namin sa programa, kabahagi kayo rito. Yes, tama. Pagdadasal namin kayo. Tuloy-taban. Inspirasyon kayo. Sana balang araw makita-kita at magkasama-sama pa rin tayo. Yes. Praying for that. Oo. Sa muling pagbabalik ng ating Kapamilya Channel. Yes. And yes, thank you guys so much.